Yan, magandang araw mga Idol Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kabisnes at mga kapapi. Sa mampanig ng mundo, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Pwede mga idol, ako po si Taong Gala. Sa araw na ito ay bigyan lamang po natin ng isang reaction. Ano? Ito pong vlog ni Mr. Kabisnes. Ano? Bung, grabe, nag-improve talaga, sabi niya. Then, Vera, pwede na bang mag-vlog? Una po mga idol, so i-focus natin ang ating reaksyon dito kay Bong. Okay? So dito muna kayo tayo kay Bong. Pero mga idol, bago po tayo magpatuloy, hilingin ko sana sa iyong pakipinot naman ang subscribe button para sa Kabusiness Family, ayan, at Kabusiness Official and of course kay Papa Deeds. Okay. So una po sa lahat, sobrang nagulat tayo ano, kasi sobrang nag-improve na talaga, ang laki na ng pinagbago ni Bong. Eh ito po mga idol ay dahil nung nagkaroon sila ng Operation Lines dito sa kwarto ni Bong at doon sa ibang mga kagwang na sinuportahan ng mga kagwang, sobrang grabe. Makikita natin yung talagang energy. Oo, energy ni Bong sa paglilinis. Ano po, din habang naglilinis ay nagkakabiro-biroan pa rin sila. Pero ang isang bagay na nakita natin ay yung kanyang interest ano po, na linisin ang kanyang kwarto. Yun na po isa sa napakagandang bagay dahil batid natin ano po doon po sa dating sitwasyon niya na taong grasa, din ito na siya ngayon, concern na siya sa kanyang kalinisan. Napakagandang ano po ito, indikasyon. At mayroon akong naalala dito ano po, kasi nung pong naalala ninyo, nag-uusap sila ni Papa Dins, di po ba? Nung nag-uusap sila ni Papa Dins, isa yan sa nabanggit ni Papa Dins na Bong, kailangan ipangalagaan mo ang iyong hygiene, yung kalinisan. Dahil ito ang susi para magustuhan ka ng isang babae. Di po ba, nung time na yan ay pinag-uusapan nila ano po, yung mga nararamdaman ni Bong patungkol sa isang babae. So dito ay pinayuhan siya ni Papa Dins. And marahil para po sa akin ay na-absorb ito ni Bong ano, na pagkakataon. At din, naglinis sila rito. Wow! Congratulations, Bong! Talagang sobrang saya natin na malaki na po ang iyong pinagbago. Sobrang laki na po ng pinagbago. Concern siya sa kalinisan. And of course, panatag na siya dyan sa bahay ng Kabusiness. No? Yung hindi na niya iniisip ang magliwaliw, hindi na niya iniisip ang lumabas. At least, alam niya na okay na siya dyan sa Kabusiness. Sana, Bong, hindi ka magbago, no? At talagang nakakatuwa. Alam mo, ikaw talaga ay isa sa mga inspirasyon din ng ating mga Kabusiness. Batid natin kasi ang daming nagmamahal din sa iyo. Now, so dito naman tayo kay Ate Vera. So tingnan natin mga idol, kung ating pong natingnan at doon po sa aking previous reaction video. Napareaksyonan natin doon si Ate Vera, di ba? Meron tayong payo sa kanya na sana ay iwasan na niya yung masyadong maging emotional. Kasi po si Ate Vera, mga idol, alam naman natin, ano po, kay masaya at malungkot, umiiyak. So, masyado siyang emotional. Kumbaga, yun yung ipinayo natin na dapat makontrol natin. Control her emotion. Kailangan na maipakita niya na malakas siya. Ano po, kasi hanggat nandyan yung kanyang pag-iisip na malungkutin siya, iyakin siya, ay masyado siyang naa-atake ng kumbaga negative na kaisipan. At tuluyang nanghihina agad ang kanyang kumbaga katawan, di po ba? Agad nanghihina siya, yung parang nagiging hopeless siya. So hindi niya nakikita yung kalakasan niya. Tandaan doon natin ano po, na ang tao ay may dalawang faktor na kailangan madiscover, yung kalikasan at kahinaan. So yung pag-iyak-iyak po ni Ate Vera, isa pong part niya na nasa portion ng kanyang kahinaan. Pero this time, may nakita naman akong kalakasan sa part niya. E ito po, yung pagbablog. Ano? Kasi dito, makikita natin, sa vlog na ito, siya yung, ano eh, siya yung gumagawa ng storyline doon sa vlog. At nakita natin ano, na mayroon siyang potential. Mayroon siyang, yun ang nakita ko. Una, simple. Simple yung kanyang bagsakan, kung paano niya i-deliver yung kanyang pagsasalita. Simple lang. As in, kumbaga, sumasabay lang sa daloy. Ano? Pero, nakita natin yung kakayahan ng pagiging vlogger. Actually, kung magiging vlogger ito si Ate Vera, sigurado,
magigiliwan ito ng karamihan eh. Kasi gawa nga na simple at natural yung kanyang execution ng kanyang mga pagsasalita, ng kanyang pagbablog. Yan ang pinakamagandang punto na nakita ko sa kanya. Isang magandang, kumbaga, kakayahan ano, ng isang isang vlogger. Ang hindi lang natin, ano, hindi lang natin, hindi ko lang alam kung ano naman po ang magiging takbo nito kung sakaling siya na lang. Kasi una, dito, siyempre kompleto eh. Nakakapag-banding, kumbaga nakakabato. Nakakabatuhan niya yung mga kagwang. So, continuous yung flow ng kwento na nabubuo. But anyway, since bago pa lang naman siya, well, parang part pa lang siya ng ano, yung bang OJT, on-the-job training, pag-develop ng skills niya sa pagsasalita. At maganda na yan. Sa isang baguhan na katulad ni Biera, kung error-rate natin, kung error-rate ko siya, pasok na pasok siya sa pagiging vlogger. Kasi hindi mo, nagulat nga ako eh, kumbaga parang ano na siya, parang gamay na niya ano, kung paano ipapasok yung mga kwento. Pero marahil, dahil na rin sa experience niya, no? Dahil nandyan siya lagi kay Kabusiness at nakikita niya si Kabusiness. And at the same time, yung mga vloggers na iba, yung pong ating mga kagwang ay nakakasama din niya, di po ba? So, kumbaga nagagamay na niya kung paano yung mga pasok ng pagkasunod-sunod ng mga sasabihin. Ito po ay isa sa pinakamagandang karakteristik ng isang vlogger, no? Dapat hindi ka maubusan ng idea, kasi kapag naubusan ka, matatrap ka eh. Parang yung all of a sudden ay biglang huminto ang mundo. Wala ka na, hindi mo na alam kung ano yung isusunod. Ano? Pero dito, take note mga idol, this is 56.43 seconds. Almost 1 hour mga idol, at napakahirap nito, no? Although naging madali lang sa kanila kasi gumikilo silang lahat, nagtatrabaho silang lahat. So, yung sequence of event ng mga videos, yung pagkasunod-sunod, ay napakadali kasi natural na trabaho, no? Pero talagang masasabi ko para kay Vera, yes, i-develop mo yan Vera, go on, go ahead. Ano, kahit dyan ka lang muna mag-practice sa Kabusiness para po sa lahat. Aywan ko lang ha kung sang-ayon kayo sa akin, pero comment down below mga idol. Pero ako para sa akin, napaganda ito. Ano po naman ang implikasyon nito kung matutuloy yung pagiging vlogger ni Vera, kung paano siya o kung matutuloy siya? Una, magkakaroon siya ng kumpiyansa. Tandaan po ninyo mga idol, ilalagay ko na lamang po sa aking sarili. Nung time na yan, ayaw na ayaw kong maging vlogger. Kasi kahit ganito ako ka-prolong magsalita sa inyo, hindi ako ganito noon. Ayaw na ayaw ko, lalo na kung humaharap sa camera, lalo kasi mahihain po ako. Pero na-develop siya kasi nilabanan ko. Ang kagandahan lang sa akin is, una, inalam ko ang aking kahinaan at inalam ko ang aking kalakasan. So, nung na-identified ko na siya, nag-focus ako dun sa aking kahinaan na nilalabanan ko. Alam niyo ang ginagawa ko mga idol, kahit saan, kung basta't may tao, nagsasalita ako, nagbablog ako minsan, patay yung camera ko. Bakit? Para lang ano, para lang hindi ako, kumbaga, para lang hindi ako mahiya, nakapatay yung camera ko, kumari nagbablog ako. Ang purpose ko lang, para labanan ko yung kahiyan, at pag na-overcome ko yan, tataas yung kumpiyansa ko. Parang siraulo lang ano. Pero ganun po ang pagbablog talaga. Mayroon tayong mga pamamaraan kung paano natin malalabanan yung ating mga kahinaan. And sa katagal ng panahon, ito na po. At nakita nyo naman, so kahit paano, saan tayo isa lang, kahit saan tayo magpunta, nakakagawa na tayo ng mga video. Ganun po ang nakikita ko kay Ate Vera. Una pa lang unang salto pa lang ng kanyang pagbablog, kung paano niya dineliver is good enough. Napakaganda niyan. Lalo na siguro kung mahahasa siya, madidevelop. So I therefore suggest siguro Ate Vera, at kay Mr. Kabusiness, kung mabibigyan siya ng chance na ma-develop or mapatuloy na ma-practice ang kanyang skill sa pagsasalita, kahit yung mga ginagawa niyang pagluluto ay ma-vlog na rin po. At added on that, malaking tulong din yan para maging content din. It's either doon sa, dito sa Kabusiness, ano po. So, makakatulong din po yan. Yung mga ginagawa ni Ate Vera araw-araw, kung ano po yun ay ituloy niya yung kanyang
paggagawa ng vlog. And hopefully, Ate Vera, inaasahan ko, no, talagang ako ay magiging number one na followers mo, magiging number one na supporters mo, at syempre, number one na magbe-build up sa'yo. Keep up the good work, tuloy-tuloy mo lang yan. Hope to see you soon. Kumbaga, na isa ka ng vlogger, yung may hawak ka ng camera at nagbablog ka na sa sarili mong channel. Congratulations! And kayo mga idol, ano po ang pananaw ninyo? Naniniwala ba kayo o sang-ayon po ba kayo sa mga sinabi natin na may kakayahan si Ate Vera? Comment down below po mga idol. Pero bago tayo magsarado, pakikunik naman po mga idol, please do connect at supportahan po natin. Again, pakisupport po sa hindi pa po nakapalo, Ka-Business Official po. Ka-Business Family mga idol, supportahan po natin yan. Para ready na po tayo sa transition. And of course, Ka-Business Official, wag din po naman natin pabayaan. Nandiyan po si Papa Dets. At syempre, supportahan po natin ang lahat ng ating mga kagwang. Ano po, pakisupportahan din po natin. At isama natin ang ating mga Ka-Business Reactors. Ang inyong abang lingkod, Taong Galang. God bless us all mga idol. Hanggang sa susunod na video, ingat po tayo palagi. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa mga Ka-Business, makikisuyo po, pakisupportahan natin si Taong Galak, no? Yan, Taong Galak. Yan po ay reactor ng Ka-Business Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga Ka-Business, ayun na, pakisupportahan po natin siya. Taong Galak. Salamat po na marami, God bless po.